Isasama na rin sa COVID case count ang mga magpo-positibo sa antigen test na ibibigay sa mga piling individual sa NCR Plus bubble. Ayon sa eksperto, malaking bagay ang mas mabilis na antigen testing sa contact tracing at para agad ding ma-isolate ang isang COVID positive. Narito po ang aking report. 21% ang positivity rate nitong linggo sa NCR batay sa datos ng Okta Research. Yan ang bilang ng mga nagpo-positibo sa kabuuang bilang ng mga tinest. Sa standard ng WHO, 5% lang dapat ang positivity rate. What this means is that we may not be testing enough. Because if we were testing more, it's possible that we would detect more positives. Nitong Marso, kung kailan sumipa ang bilang ng mga nagpo-positibo, nasa 45,000 ang average daily testing sa buong bansa. Pero tingin ng Okta Research, kailangang umabot sa 60,000 per day ang average testing sa NCR pa lamang para kahit papano makita ang kabuuang sitwasyon ng pandemya. Pag nag-test tayo ng 60,000, tapos 6,000 lang din yung nagpa-positive, then na-achieve na natin yung 10% positivity rate. Pero kung tumaas pa yung number ng positive, kunyari sabi natin tumaas to 9,000, then that means kailangan pa rin natin taasan. Pero higit isang taon mula nang magka-pandemya, kulang pa rin ang kapasidad ng Pilipinas sa RT-PCR testing. Nasa 239 laboratories lang ang lisensyado sa buong bansa. Aminado ang Department of Health sa kakulangan ng kapasidad ng bansa sa RT-PCR testing. Kaya habang nakakaranas ng COVID surge sa Metro Manila at Karatig Probinsya, bibilangin na pati ang mga nagpo-positibo sa antigen tests batay sa rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council o HTAC. Para ito sa screening ng suspect at probable COVID-19 cases, may exposure sa COVID positive, symptomatic patients, kahit walang exposure, testing ng mga pasyente sa ospital at targeted screening sa mga lugar na may COVID outbreak. Your gold standard is still RT-PCR, but this is good enough. In the case of a limited testing capacity with RT-PCR, kasi kailangan mo mas marami. You have to close the gap between your testing output and the number of positive cases. Ayon kay Dr. Ron Ginsulante, infectious disease expert, hindi kontrolado ang pandemya hanggang sa ngayon dahil sa kakulangan sa testing. Kaya sana raw noon pa ito ginamit. Malaking bagay raw ang antigen testing sa contact tracing para agad ma-isolate at ma-quarantine ang mga positibo. Yung turnaround time niya is shorter. So you can get the result within 30 minutes to 1 hour. When you do that test, instead of waiting for the RT-PCR, you can do a lot of those contact trace testing in a span of 1 day. Kaysa yung maghintay ka pa ng RT-PCR, tapos doon ka palang mag-contact trace pag nandun na yung result. Pero dapat daw bilangin ang araw mula nang ma-expose o magkasintomas. The test should be done at least within 5 days from the time of the exposure or from the time of the onset of the symptom. Pag lumampas ka sa 5 days, 6, 7, 8, doon na reliable ang RT-PCR. Hindi naman inirerekomenda ng HTAC ang antigen para sa return to work clearance, tourist clearance at land stranded individuals. Kailangan pa rin kasing kumpirmahin sa pamamagitan ng RT-PCR test ang resulta ng antigen test.